lumalabas sa 9 na sunog kada araw po yan ang nangyayari tuwing Pebrero. Sa Binondo, Maynila, nagkaroon din ng sunog na lumala pa raw dahil sa nakaimbak na paputok. Nakatutok si Steve Dailisan. Sa cellphone video ni Almer Tejada, kita ang makapal at maitim na usok mula sa dalawang palapag ng residential commercial building na ito sa Caballero Street, Binondo, Maynila, pasado alas 12 ng tanghali. Maya-maya pa, lalong naglagablab ang apoy. Ang ilang residente, sinikap itong apulain gamit ang fire extinguisher. Pagdating ng mga bumbero, agad itong binugahan ng tubig. Pero laking gulat nila nang animoy bagong taon na sabay-sabay na sumindi ang mga paputok sa ikalawang palapag. Umabot sa fourth alarm ang sunog na naapula pasado alas 2 ng hapon. Aabot daw sa mahigit 500,000 piso ang halaga ng ari-ariang natupo. Bukod sa yari sa light materials ng gusali, mas nakalala raw ang mga nakaimbak na paputok. Kung aagad ka sa taas, makikita mo, talagang ang dami paputok. Imposibleng stock lang yan. O talagang baka sa akin lang ha, hindi stock yan. Kasi kung stock yan, ganun karami ang paputok sa taas. Sa datos ng Bureau of Fire Protection, naabot sa 9 na sunog kada araw ang naitatala ngayong buwan ng Pebrero sa buong bansa. At di pa man nagsisimula ang Fire Prevention Month, aabot na sa mahigit 500 insidente ng sunog ang naitala nationwide. Pinakamarami o 40% nito na itala sa Metro Manila. Kanina nagbahay-bahay ang BFP sa Quezon City para magbigay di lang ng fire prevention and safety tips, kundi para inspeksyonin na rin ang mga posibleng pagmulan ng sunog. Sa pag-aaral nila, ang mga nag-overheat na ventilador daw ang kadalasang sanhinang sunog sa mga residential areas. Ang electric fan po, kailangan po nakapagpapaingeri yan. Hindi po pwedeng 24 hours kasi mag-iinit po yan. Napuna rin ang wiring sa outlet at switch, pati na ang nakabuyang-yang na circuit breaker. Yung pong breaker ay kailangan po hindi rin po exposed kasi subject sa mahawakan ng mga sambayan. Kailangan po meron. Yung pong breaker niya ng inyong protection kung sakali magkaroon ng overload or short circuit itong inyong mga wirings. Paalala ng BFP, tandaan ang numero ng pinakamalapit na fire station sa inyong lugar o di naman kaya agad itawag sa hotline 117 ang insidente ng sunog. Steve Dailisa, Nakatuto, 24 Oras.